Kumusta mga ka-gadget? Ang gagawin natin ngayong video is kung paano gumawa ng pang jailbreak na gamit ang Windows. So, ang kailangan natin dito is yung Belina HR at saka yung dalawang file na pang Intel at saka AMD. Uulitin ko po, supported lang ito sa motherboard na AMD at Intel. Yun lang po. So, dito guys, may kita nyo sa video kung paano ko siya ginawa at kung paano ko siya ginawang bootable USB para dun sa mga Windows user. So, ang version po ng Cydia na ito is 9.7 lang. So, magagamit nyo na siya sa 13.2.3 at saka sa 13.3.1 na downgrading. Depende na po sa inyo kung paano nyo lalaroin yung Cydia. So, yun na nga po, no? Yun. Sinisimulan ko na yung pagpa-flashing ng USB. Kailangan po niyan 100% at hindi mag-unmount yung USB nyo. Yung USB na kailangan nyo is original. Hindi po pwede dito yung local. Kahit ano yung USB, basta original siya. So, nagpa-flash po siya, kailangan dire-diretso po yan mag 100%. Pati yung validation. Tapos, dapat 100% perfect yung lalabas dun sa finish, dapat yung lalabas dun sa Belina HR nyo na panggawa ng bootable OS. So, tuloy-tuloy lang po yan. Uulitin ko po uli, AMD at saka Intel lang ang support ng software na ito. So, yun. Mga ka-gadget, muli kong sasabihin na oo nga pala, nagpapasalamat nga pala ako dun sa 1,100 subscribers na nag-subscribe ng channels ko, ng channel ko at sa mga viewers ko na mahigit kulang-kulang 20,000 viewers na meron ako at optimized na po yung ating channel, in progress na po siya sa YouTube. So, maraming salamat po sa suporta. Ngayon, kung ikaw ay bago sa channel ko at napadaan lang sa mga video ko, sana i-subscribe niyo po yung aking channel, i-like and comment sa mga gustong video na pwede kong gawin at i-share po. Yun lang po para dumami po yung unang-unang subscribers natin and yung mga viewers natin. Sa video naman na ito, marami po kayong matututunan. Hindi ka man technician, basta masusundan mo yung video, kaya-kaya mo siyang i-adapt. So, yun po mga ka-gadget. So, yun. Balik tayo. 50% ahead na yung 60% ahead na yung ating flashing. So, hanggang dyan. Next kong video na gagawin is yung 13.1 na pwede na siyang i-shutdown. Ewan ko lang kung pwede siyang malobat, pero dito gagawin ko next tutorial ko yung pwede na siyang i-shutdown. Salamat din nga pala sa pagsuporta at sa pagpapanood ng mga video. Sana pag nagkaroon siya ng ads, panoorin nyo, tapusin nyo yung ads bago nyo. Tapusin nyo yung ads, huwag nyo siyang i-skip para naman alam nyo na. So, ayan na, malapit na siyang matapos. After nito, no, ang gagawin natin para makita nyo na gumagana siya, i-apply natin siya. So, huwag nyong kaligtaan yung configuration na ginawa ko. Medyo, ano kasi dyan eh, malinaw yung ilaw dun sa unahan ko, kaya medyo malabo yung pagkakakuha ko. Pero mamaya lilinaw yan. So, yung configuration dun sa pagpasok mamaya, dapat yon makita nyo. Ang i-config lang naman natin dun sa BIOS is yung UFI nyo. Then, yung kasunod,
nakaboot siya sa UFI, tapos sa USB. Then yung kasunod naman nun, yung graphics niya dapat masunod yun. Malagyan nyo ng check para walang bug pag kayo ay nag-bypass. So, ngayon, sa ngayon, siguro kung may makakakita ako ng hints about dun sa anti-third, sana lang magawa natin. Konting aral pa ang gagawin natin para dun sa anti-third. So, ayan na, nagba-validate na siya. Pag nag-validate ng ganyan, huwag nyo pong bubunutin yung USB, ha. Dito po, hindi nyo na kailangang i-force shutdown yung computer nyo para lang dun sa tawag dito. Para lang dun sa ma-restart nyo yung computer nyo. At ito, safe to. Hindi to nakakasira ng hard drive kasi pwede nyo i-disable ang hard drive nyo. Bukas pa na. In-exit ko muna yan. So, kasi isa-shutdown ko yung ano. May pinaplash kasi ako noon na gene-jtag kasi ako noon. Kaya, habang ginagawa, naggagawa ako ng bootable OS, nag-plasak. So, yun na nga ano, mga kagadget. Natapos na yung pag-validate. Ayan, no? So, ang nakalagay nga dyan, failed eh, pero success yan. Kung okay yung USB na magagamit nyo, naka-ano kasi yan eh, naka-dual OS kasi yan. So, ang ginawa ko, kinreate partition ko lang at siniksik ko yan. So, yun, mga kagadget, nire-restart natin yung unit para i-test natin kung gumagana siya o hindi. Kulit. So, yan. Yan yung mga file niya. Then, proceed na tayo sa shutdown ng computer. Tapos, hahawakan ko rin yung camera ko dyan para yan. So, yan na. Shutdown na natin siya. So, pagmasdan nyo maigi kung ano yung mga kinunpig ko para malaman nyo at hindi mag-error sa inyo. Kung meron mang error, comment down or PM me. PM my FB account, Kenza K. Morales, at Instagram account, Kenza K. Morales. Yun po. Doon nyo ako pwedeng kausapin kasi mas online ako doon. Pero sa YouTube naman, active naman ako. Nagre-reply naman ako sa lahat ng mga tanong. So, pasensya na kayo kasi malakas yung ilaw sa harap ko eh. Etong CPU ko is i3 lang ito. Gumana siya, i3 lang. What more kung i5 pa kayo. Diba? So, kailangan na i-boot natin siya. Ayan. Nakita niya. Tapos, sa taas hindi ko na siya binago kasi okay lang naman sa akin may hard disk. Pero, pwede nyo rin yun i-boot as UFI. Pwedeng legacy UFI. Wala na kayong ibang babaguhin sa settings nyo. Mamaya na yon, mamaya na tayo pagbabago doon sa pinaka-ring. So, pagpasok niyan, pupuntahan natin yung option. Ayan o. Option tayo. Tapos, hanapin nyo yung graphics. Huwag mo na yan. Back. Ayan, yung graphics card. Tapos, inject nyo. Tapos, yung apat na yan. Ayan. Tapos, back. Good.
return, tapos yung folder ang ano nyo, ibalik nyo doon yung dot dun sa folder, tapos automatic yan magra-run. So sa mga hindi makagawa, pwede kayong magdala ng USB, pwede kayong pumunta sa shop ko. Open naman yon, basta hindi ako busy, igagawa ko kayo. As long as yung gagamitin yung computer or laptop is mataas ang video card and yung motherboard is Intel or AMD. So i-upload ko to maya-maya yung file na gagamitin nyo para meron kayong magamit at masimulan nyo na. Iko-comment, ilalagay ko rin doon sa description kung ano yung mga link na pupuntahan nyo para ma-download nyo siya. So yan, no, nag-Apple na. Naging Mac na yung aking nakurong naman, ha? Dream, ay urong mo yung bata, Dream. Talagos na dito pa muna. So patient lang tayo sa pag-aantay, ah. Hindi porket nakalogo lang yan eh sira na yung OS na ginagamit natin. Masyado talaga matagal yan dahil nakaano po kasi yan sa Mac. Tabi kami ng bata. So yun na, nag-boot up na siya. Waiting tayo uli kasi medyo matagal pong running. At Core i3 lang yung gamit ko sa shop. Select nyo yung English language or kahit anong language. Whatever language you know, just select. Then, ayun, Rain USB. Continue, then, hindi nyo na i-continue yan, punta kayo sa utilities. Ayan yung code, mababasa nyo, punta lang kayo sa utilities. Then, terminal. Type nyo yung Rain USB para doon sa Cydia, ay sa check ring. Ta-dan! O, diba? Okay na. Then, close nyo yan, pang-bypass naman. Type nyo, Rain USB / bypass. Ay, / dash pala, dash, hindi / yon, iCloud bypass CA. So ang gamit ko kasi, hindi na ako gumagamit yan, doon na ako sa Windows nagpa-bypass. Kine-check rain ko lang dyan, then pag check rain ko, switch ako ulit ng Windows. Sa akin kasi hindi ko ginagamit to, Mac lang ang gamit ko. So ayan na, may bago na naman kayong nalaman at natutunan. So hanggang dito na lang ang video ko.